Mapagpalang araw mga lalabs, nagbabalik ang ulirang vlogger ng Bicol, ang fruit picker sa Australia. Lalabs, nandito kami ngayon sa ano, ayan, may kasalubong kaming aso. Ayan, mamimitas po kami lalabs ng ano, ng wine grapes dito po sa Australia. Ayan lalabs, panoorin niyo po kami kasamang team fruit picker. Lalabs, andito na ako naglalakad na ako lalabs. So medyo hirap ako maglakad kasi puro buhangin. Ito lalabs, ito ang naumpisahan ko na kailangan kong tapusin. So ito ang unfinished business. Tapos pupunta ako sa dulo para makakuha ng box. Lalabs, ayan yung fruit picker dito sa Australia. Mapapansin nyo lalabs, nakaisa na in how many minutes nagawa niya lalabs. So ayan ang mga masisipag na fruit picker. Ayan lalabs, wine grapes kami dito lalabs sa Australia. And of course here, ay kulang yan, puno. Parang pa ice cream. Okay, punta na ako doon. Less, okay na? Okay, sige, good luck. So ito lalabs, lalabs, sa yan ang mga nagawa ng mga fruit picker dito sa Australia. Ayan, 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 ayan. Lalabs, yung sahod namin dito ay per box. Kung magkano, ilang box ang nagawa namin sa buong maghapon, yung pambabayaran sa amin. And nakakatawa lalabs kasi bawat isang row, isang Pilipino. So pag Pilipino niya na lalabs, pag Pilipino alam nyo na, pili na Pino pa. Ibig sabihin, pulido ang ating mga gawa at pinipili talaga ang trabahador. Kasi most of the farm worker, farm owner, ay ang kinukuha ay Pilipino. Dahil tayo ay sadyang pinili ba? Yes. So ayan mga lalabs, shout out Luansing family dyan sa Tiaong Quezon. Hi. And Santiago family dyan sa Batangas, Perea family. Ayan. Hi lalabs. Francisco family dyan sa Bataan. Mendoza family dyan po sa Tarlac. Mikeni. Ah, bahala kayo, basta ako kakain na. Bye, see you later. At ako'y magpapalit ng damit. Pawis na pawis ako. Hey! Ala, kunti pala nagawa ko, grabe. Ito mga lalabs yung nagawa namin sa araw na ito. Alawang ito lalabs, hindi lang mga ayan, grabe ang box, ang dami. My God, how dare you. Grabe itong Pilipino na to. Ayan, abangan nyo po ang kasal ni ano, ni Megan tsaka ni paring Gino. Bongga ang kasal nito sigurado. Gagawin daw sa ano, Crown. Sa Crown Hotel. Ako na. Ayun oh, daming bakante kay Megan oh. Pupunta raw si ano, si Rick. Lalabs, lumipat ako ng kabilang row ng ibang patch pala. Dito po sa patch na tayo, dalawa lang kami lalabs. So ayan na pa nagawa ko, sunod-sunod po yan. Yan po ay lahat ay wine grapes. So, hello my friend. Yeah, so I want to take box also. My box is finished already. So I want to go in the car. So ayan lalabs, yung nagawa ko lalabs oh. Ayan lahat. In 2 hours. Yan. Kung nakikita yung sunod-sunod na boxes lalabs, yan po ang nagawa ko paglipat dito sa kabilang patch. Ako lang po mag-isa ang mga kagrupo ko ay nandun po sa kabila. So ang lawak po lalabs, hindi lang po wine grapes na nandito, pati kalabasa meron din po dito. Ayan po mga kalabasa. Kasama ko po ang team fruit picker. So ang sarap talaga mamitas pag kontrata kasi yung speed natin na binabayaran, hindi per oras kundi yung per box na nagagawa natin. So ayan, tutok lang mga lalabs. Tutok lang po. Kung bago pa lamang kayo din nanonood sa aking YouTube channel, like, comment, share and subscribe and pahit po ng bell button. At huwag nyo pong iskip yung aking ads na mga video ko at ang paloy nyo pong aking Facebook page, Noy Alan TV. Ang ginagawa ko ay ayan, tinatapat ko na dito yung ano, yung box kinukuhanan ko.
Ayan. Tinatapat ko na dito ang kinsa kinukuhanan ko. Ang mga box. Para hindi na pa ako alis ng alis. Alabs, itong epekto ng wine grapes. Sige na nagtakip na ang mukha. Grabe na, Alabs, look. Sobrang dumi na. Sobrang init pa, grabe. Tignan nyo mga kababayan po. Dapat nyong malaman ang pinagdadaanan ng mga fruit picker. Pero ito ang isang ano, isang attitude ng isang Pilipino kahit napapagod, kahit nakangiti lang. Oo. Mayroon umiyak po kami sabay-sabay dito. And, Lala. Ako natutuwa ako na nahihirapan sila. Dollars, wag yung mukha. Oy, Daisy, ano masasabi mo na first time magpitas ng ano, wine grapes? Ano, maganda siya kasi kontrata, agawan ng box, ang saya-saya. Yun pala, mahirap yung lumuhod pala maghapon. Pero nag-start tayo alas 8 eh. May kasama pang gapon. Hanggang alas 3. Talagang unahan kayo sa box. May anakailang ka? Anakailang box ka? 40. 40 times 4. 160. Wow. 160 ang kinita mo mula 8 o'clock hanggang alas 3 ng hapon. 180. Ay, 180 ba yun? Mm. 4 times 3. Ah, okay. 180. Okay, kita mo, Lalabs. Mm. Magkano na yun sa dollar? Times 30, I think more than 37 today. Alas 3. 37.80. So, ano masasabi mo doon? Sobrang mahirap ba sa first timer? Sa first time, hindi naman siya mahirap. Pero ano, exciting siya kasi iisipin mo makakarami ka eh. Mm-mm. Yung nasa mindset mo, makakarami ka talaga. Pero mahirap din pala yung nakaluhod. Okay, luhod tsaka tayo, no? Kaya mag-practice kayong lumuhod. Pero pag mabilis kang gumilos, makakarami ka at kikita ka talaga. Bakit nagustuhan mo maging ano, maging fruit picker sa Australia? Ano, walang stress, kagaya sa Pilipinas. Anong trabaho mo sa Pinas? Ano, dati akong lady guard sa factory, sa Super. Kahit sa mga taga-Super Philippines, andito na ako yung mga naghahanap sa akin. Oo. Paano ka naging fruit picker din sa Australia? Ano? Ah, yan. Dahil kay Kuya Alan. Yan. Kinonta ko siya nung nandito na ako. Then, siya yung naghanap ng bahay ko dito. Magtatrabawin namin. Pagdating namin dito, kinabukasan na work na kami. Hindi ka ba na-disappoint na mainit ang farm, malamig? Hindi. Expect mo na yung farm eh. Mainit. Pero dito mo mararanasan yung hindi mo mararanasan sa Pilipinas, yung pagod. Yung sulit talaga yung pinapasahod sa'yo ng ano, may-ari. Pero malaki. Ang alin? Sige mo, kasi hindi natin sasahurin yung 8,000 dito sa ano Pilipinas. Eh, dito lang yan sa Australia. First time pa yan. First time mo pa mag-grapes. Kaya nga, first time ko mag-grapes ngayon pero laki ng sinahod. Hindi ka ba nanibago? Kasi syempre, di ba, nung lady guard ka sa Pinas, air condition yung pinapasukan mo. Tapos dito, sobrang init. Nanibago ako. Kasi nung nandun ako sa Pilipinas, yung trabaho ko, nakaupo, nagpo-computer doon. Ay, dito, mainit. Mararanasan mo yung pagod na sobra-sobra. Pero pag nakapahinga ka na, okay na. Go ka na naman kinabukasan. Pero maganda. Gusto mo ba bumalik pa ulit sa Pilipinas? Ay, hindi na. Kahit ikulong nila ako dito. Grabe, hindi ka makukulong legal ka eh. Kahit ikulong nila, hindi ako babalik ng Pilipinas. Hanggat hindi ako mayaman. Oo, tama yun. Nag-iipon pa ako dito. So, kumusta naman yung unang sahod na natanggap mo? Anong naramdaman mo nun? Ay, tuwang-tuwa ako. Pinabilita ko. Magkano una mong sinahod pala? Ang una kong sinahod? Ano, 800. Pero yung pangalawa, 1,400. 1,400, no? Oo. Grabe. Kasi na ako, 1,400 yung sinasahod ko. Almost 50,000 a day, a week. Yung sinahod ko. So, ibig sabihin, totoo pala yung sinabi ni Noy Alan TV, 200,000 kikita ka sa loob ng isang buwan. Oo, kikita ka. Lalo na pagka-grapes ka. Oo. Mahigit pa yun sa 200, kikitain mo dito kasi ang laki ng sweldo talaga. Kasi lalabas ako, maulit ko lang ako kasi nung way back 2019, ang ano, first time ko nag-pick ng grapes ay ano, 12 boxes lang. Tapos ang presyo nun $4 din. So magkano lang yun, Diyos ko, may ngayakiya. Ay, ang dami kong utang nun. Sabi ko, paano ko maisusurvive, kano ko mababayaran. Pero siya o babae pa. Kaya nga kuya, hindi ko na-expect na makaka-40 ako. First time kong mag-grapes ngayon. Grabe. Hindi so, ko expect na makaka-40 boxes ako. So, nakakatulong ba yung mga video vlog ni Noy Alan TV para ano? Kasi kumbaga nandiyan na tutorial na nandun eh.
Tsaka pag nasa mindset mo na talaga na dapat makarami ka, makakarami ka talaga. Siyempre, bawal ang tamad. So, ibig sabihin yung mga nakakakunti ng napitas, hindi nasa mindset nila yung makadami. Depende lang yung pag-ro. Depende sa ro, kasi yung napuntang ro sa akin. Oo, tama. Sa ro din yun. Napakadalang nung ubas. Talagang nilinis ko na lang kaya ako naka-20. Tapos nag-extension pa ako ng 5 sa'yo. Naka-25. Ako din kasi kanina sa isang side, kalahati lang, madami. Pero nung binaanan ko yung kabila OMG. Pero ako naman ang gumawa kasi nung kahapon. Minamotivate ko na lang sarili ko kasi hindi ako kikita ng $100 sa Pilipinas na isang araw. Kaya, so may $100 sa Australia. Laki ng sweldo talaga. Sulit ang pagod mo. Pag nandito pa. So, sa farm pa yan, kuya. Mababa pa yun. Tatagal ka pa ba sa farm? Kasi may mga tao kasi pag natin dito, halimbawa, dati sa Pilipinas, di ba? Ay, gustong-gusto ko mag-farm, ganyan-ganyan. Tapos pag nakikita na dito, pag nakita na sa personal, kasi yung last time kasi, meron ako nakasama, sabi niya, akala ko dali-dali kasi yung mga video niya, parang nakakatuwa, ganyan-ganyan, parang mga naglalaro yan. Pero na nag-try siya, hindi na siya bumalik. So ikaw, naramdaman mo ba yung ganun? Naano mo naman yun eh, pag first time mo na ano, yung init, yung pagod. Pero pag iniisip mo yung pamilya mo, titiisin mo yun. Oo nga. Kasi para sa pamilya. Bawal ma-homesick. Bawal ma-homesick. Kaya hindi naman ako na-homesick eh. Kasi andito yung mga, marami akong kasamang Pinoy. Oo nga. Kuya. Marami na kami dito sa, Suwanil. Alam mo, maraming kasing gusto magtrabaho. May mga kapatid tayo dito, may mga lalabs tayo na nandito na sa Australia na nag-message sa akin sa iba-ibang part ng Australia. Ano maiano mo sa kanila? Ano yung pwede mong i-share sa kanila? Ayun, mga nagme-message kay Kuya. Mag-message lang kayo doon sa sa page. Kasi lahat doon, tsaka kung talagang subscriber kayo ni Kuya, gusto nyo magtrabaho dito. Lahat ng katanungan nyo, nandun lahat sa mga vlog nyo. Kung panonoodin nyo lang. Oo, nandun nga. Lahat yung Kasi paulit-ulit ang tanong nila. Nandun lahat. Tapos sasabihin naman niya sa inyo kung saan kayo. Nung nag-message ka ba sa akin, na-replyan ba agad kita? Hindi. Nung nandito na ako sa Sydney. nandito na ako sa Sydney nung nag-reply si Kuya. Kaya nung nag-reply siya, tuwang-tuwa ako. Mm-mm. Nasa Sydney ako, 2 weeks na ako sa Sydney. Kaya nung pag-contact niya sa akin, nag-bis na ako. Ay, paalis na ako dito sa Sydney. Papunta na ako sa kanya kahit sa ayaw at sa gusto niya. Tapos, pad kami. Ano, may tanong ako. Kasi may mga nagsasabi kasi sinoy daw hindi legit. Ay, hindi. Legit na legit. Ay, marami siya nagtutuluan. Kung hindi siya legit, wala sana kami dito. Wala kaming trabaho. Kasama pa namin siyang nagtatrabaho. Kasi wala kami siya naging joke eh. Pag wala kaming trabaho sa pinagtatrabuhan naming farm, nagpa-part-time kami sa kanila. At lagi sila nasa bahay? Tsaka masaya dito. Bakit kasi nagmumulto ka nun eh? Nga. Ha? Ba't nagmumulto ka kasi? Paano nagmumulto? Hindi ka totoo. Kaya nga, scammer daw ako minsan. Naman. Ang iscount. Marami lang natulungan si Kuya Alan dito, mga Pilipino. Lahat kami nakasakay dito. Kaya dumarami na kami, yung pamilya namin dito. At nakasakay sila sa kotse ko. Kaya nga. Ay, may driver pa tayo. Hikim Bandrigal. Oy, paano mo i-unpromote mo yung page mo? Ipa-follow yung Daisy Mendoza Facebook page. Shoutout ng family mo? Shoutout dun sa family ko sa Pampanga, sa Mendoza family, Garcia family, Cabrera family, tsaka sa mga pinsan ko. Sa lahat ng tumulong sa akin na nakapunta ko dito sa Australia. Maraming salamat sa inyo. Ayan po sa nanay po ni Daisy po. Pagaling po kayo, shoutout. Sa mama ko, ma. Stay put ka lang dyan at maraming tayong dollar dito. Kikitain ko pa yung kailangan mo. Yes. Sasalubin mo. Maraming tayong papasukan. May papasukan na naman kami bukas. Matagal na naman yun, veggie, mga gulayan. Sayor-sayor ba? Yung iba dyan, may interview ka sa susunod para yung spotlight na katuto kay Daisy. Ayan, salamat sa konting minuto at oras na ibinigay mo sa pag-share ng iyong kwento kung paano ka nakarating dito sa Australia. Ayun, ang dadasal namin at hangad ay patuloy kang i-bless dito sa Australia, dito sa farm ng Australia with Noy Alan TV. Kaya lalabs ko, hindi pa ba kayo nakapalo ng kanyang Facebook page, Daisy Mendoza.
Follow nyo na po yan, Lalabs. Panoorin nyo yan. Heart nyo yan, Lalabs. I-share nyo na rin yan. And don't forget, sa aking ano, mga video, huwag nyo po i-skip yung ads. Mga Lalabs, huwag po natin kalimutan gumiti at magpangiti ng kapwa. See you on my next vlog. God bless everyone. Have a good day.